Hi guys, kapunsa na akong Bulacan. Nang may mapansin akong parang trip hack. O may mga antique. Kung ang natitinda ng mga collector's item. Tara, samahan niyo ako, silipin natin. Marami kasi ang natatakot na dumi ng segunda mano. They carry some negative aspect according to them. Pero kung kaya mo naman at gusto mo yung bagay na yun, makakapagpasaya sa'yo. And of course, kung kaya naman ang bulsa mo, why not? It will create positive impact sa buhay mo. Especially kung mahilig ka mang-oleksyon ng mga collectibles items, walang masama. Kuya, ano ito? Mga antik lahat? Opo. May mga vintage village items sila. Gusto mo ito? Ito ba si ano? Tabak ni Cabrera Silang? Oo. Oh, ito yun mo. Ito ang Godfather Black. Some coins. Ito mga sampera. Sa ganito kaliit na espasyo, dami ko nakikita ng antigo. Interesting. Ito si Kuya, caretaker na ang tao dito sa antique shop. Kuya, ilang years na itong antique shop niyo? 2 years. Ah, 2 years pa lang? Sa lahat ng mga items dito, mga antique lahat to. Mga collector's items. Saan ang galing? Nakakita ko ng artisel. Antique ba yan? Oh. Imagine, makakita ko na kami. Ano yan? Ha? Binigyan sa bayang isel? Ayan. Oo. Nara siya? Oo. Pwede yung makita? Okay. Labas natin dito. Guys, bigla ko nagka-interest dito sa isel. Since, nag-paint ako. Kaya, ang dagdag solution. Dito ay 7,000. Ah, magkano yan? 7,000. Ito yun. Ah. Reso is 7,000. Antiko ba talaga yan, Kuya? Oo, Nara. Nara? Oo. Pakibaba mo nga ito. Okay. Isel na antiko. Ginamit pa raw ito ng sino mga artist, Aranda? Artist. Oo, okay. So, Kuya, magkano ang last price niya? Ligyan natin yung mga libo. Ah, bibigay mo sa akin ng 5,000. Oo. Authentic ba talagang antique yan? Antique lahat ng paninda namin. Ang talagang antique. Oh, shit. Ang naniniwala ng mga I'm having a second thought kung talaga bibiliin ko siya, pero naramdaman ko talaga ang isel na yan. So actually, bihira rin ganyang isel. Bibiliin ko na siguro siya. Hindi, Kuya, pakilinis sa langan. At titingin pa ako ng ibang item. Ay, Kuya, samahan mo nga ako. Pwede pakiano mo yung painting na yan. Pakpakita ko lang. Imagine nyo guys, oh. Antigong painting. Sino? Sino? Armida Francisco. 1969 pa yan? Oo. Oh, diyan. So, ito pa yung ano, yung painting na nude, yung nakita ko nude painting. Wow, oh. Sino ang painter? Ay, magkano diba mahal yan? 35,000. Oh my God, 35,000 yung pangit na babaeng yan. Hindi na makagandahan ng suso. Karamihan daw ng mga items dito ay nabili nila kay just bahay. Oh, nabili sa mga lumang bahay.
Anong pangalan? Si Villa Vicencio. Okay. So, itong mga items na ito na mo, yung mga paintings na mo. At tataka ko, kung galing talaga sa mga mayayamang pamilya ang galing ko yan, bakit kailangan nilang i-dispos? Magkano ang presyo nito? 15,000? Ito pa isa? Parang gusto ko itong ipigilin. This is 12,000. Kuya, pupunin ko itong buwasan mo pa. So, ang mga perang hapon. Chinese, ganun. Ano ba? Ang mga dati nating pera. Yan. So, nang galing ito sa mga collectors, tapos ibinenta sa inyo. Ngayon, binibenta nyo. Oy, mga antik na rin ito, mga perang ito. Ay, naalala ko itong perang ito. Guys, naalala ko ito, nakabataan ko, itong 5 pisong ito. Nung nag-aaral yata ako, ito yung allowance ko sa isang buwan. 5 pesos. Ganito pala ang dollars noon. This is $5. Ganito pala ang $5 noon. Sa ito, magkano binibenta ito? 150 pesos. Tapos ito mga coins din. Baka makaharap yan ng mga gold coins. Ito yung mga old coins din. Kaya lang, itong isang piraso is 200 pesos. See guys? Pero ito mga coins na to, alam mo, ito yung mga hinahanap ng mga collectors, di ba? Oo, 1964. Ito, 1964. Tapos yung agila, yung hinahanap. Meron kayo agila? Oo. Five parts mo. 5,000? Ano? Isang lola, may nalana. Siguro mahalagang bagay sa buhay niya na naibenta sa pantikan siya na gano'n. 1,200 yan. 950. So, 950 yung last price. Meron pang pang-alpires. Isa na lang ito ginagamit namin dati. Pang-alpires, pang-abawang. Wow! Mother and child. Pero actually parang korting nota. Magkano ito ito? 3,500. Patingin ka. See? Anong painting yan? Yun ang painter. Wala na kalabi. Ano ba pati yung pangalo? Hindi siya kanto, kuya. Wow, nice. Meron ba akong nakita? Ayan, Nada naman, panahon ng Marcello ito. Marcos pa rin. Ito pa. Marcos Tolentino. Di ba ito yung panahon ng People Power? Samurai. Okay. Ito ha? Oo. Puharang tapon. May mga bote pa sila ng Coca-Cola, Ay my gosh! Itong Yes-Cola. Naalala ko ng kabataan ko ang Yes-Cola. During my elementary days, ito ang lagi kong iniinom, Yes Cola. At ito pa ang lumang Royal True Orange. Di ba yan yung manatang ginamit sa Titanic? Masarap balik-balikan ang alaala ng nakaraan. At sa ating bagong henerasyon, mahalagang alamin natin ang ating naging kasaysayan. One of the things that attracts me why I'm collecting vintage and antiques is they have stories at maraming alaalang nakatago. And even if I don't know the stories, I make them up.